marami tayong applications and software sa pag-i-edit ng video. No, so meron dyan, may Filmora tayo. Ako naman, I do use Vegas Pro. We have Adobe Premiere. We have KineMaster. So marami tayong ginagamit na video editor. Pero itong mga to, kailangan pa nating i-purchase, kailangan pa nating i-download, kailangan pa nating i-install. So kaya pumili ako ng video editor na kung saan hindi na natin kailangan i-install, lala na kung ikaw ay Windows user. Kung ikaw naman ay Mac user, meron tayong counterpart nito, which is the iMovie. So magpo-focus ako sa Windows video editor kasi ito yung widely used or most common na ginagamit ng mga teachers. Mga OS nila is Windows. Okay? So dati pa man, meron ng video editor si Windows, 'di ba? If you are familiar with the what we call the by the way, sa mga hindi po updated ang OS nila to Windows 10, nasabi na rin to ni Sir Emzo yesterday, you can update your OS by clicking or by going to this link para ma-update niyo yung OS. Yung C2E ito ay genuine or may product key. Kasi pag na-detect yan na hindi genuine, baka mag-crash yung OS nyo. Okay? So if you're familiar with this, ito yung dating video editor ni Windows. We have the Windows Movie Maker or Windows Live Movie Maker. So yan yung gamit natin dati. Ang nagamit ko dyan when I was in college is Windows Movie Maker nung 2000-2007, tsaka yung 2007-2009, ayan yung madalas kong nagagamit nung college kami. Wala pa akong computer nung nakikigamit pa lang ako sa klase ko nung college, nung kay Jemima. So, ayan yung gamit natin. Pero, nitong 2018, tinanggal siya ni Windows. Tinanggal ang video editor. But nung 2020, binalik siya. Pero, nung binalik siya, akala natin wala na, no? Yung pala, naka-incorporate siya sa Photos application natin. Makikita natin siya sa Photos application, yung video editor. So, we can edit videos in our Windows, no? Automatic naka-installed na siya. Hindi na natin siya kailangang i-download. Okay? So, maraming features din naman to, basic features, na magagamit natin in editing or basic editing. Like for example, nga yung mga product or na-save na nating recorded video sa ating OBS. Okay? So ito yung video editor. Ayan yung logo niya or icon na makikita natin sa ating Windows. Okay? So for our preliminaries, we will do the following. Okay? We will launch the video editor. Paano ba siya ma-launch or ma-open? The video editor start screen. Di-discuss natin yung interface niya. And then how to name or give file name with your project or video. The overview of editing interface, isa-isay natin. Dapat familiar tayo dyan para alam natin kung saan natin makikita, kung saan tayo kukuha ng file, kung ano yung gagamitin nating mga actions or features. And then we have the importing videos and photos. So, ayan. And then, adjusting project library or thumbnail size. So, yun yung una natin gagawin. Sige. So, can you open now your laptops? Mas maigi kung meron kayong tawag dito, mobile, para dun yung nakikita yung aking instruction and then ginagawa nyo to sa ating laptop. Or pwede rin naman, i-split nyo yung screen nyo. Naka-split yung screen for Zoom and naka-split yung screen for your video editor. So let's start with launching the video editor. Again, get your laptops. So through your laptop, open ko lang yung Zoom it natin para mag-zoom ko siya. Ayan. Okay. So with the search box sa ating taskbar, zoom ko lang, yan, dito sa ating taskbar, makikita nyo dyan, i-type lang natin dito yung video editor. Ayan. Type nyo to, video editor. Again, type video editor sa ilalim.
for us to launch the video editor. Ayan. So makikita nyo rito, ayan, this one, itong icon na to. Ayan, i-click lang natin siya para ma-launch natin siya. Okay? Again, video editor. And click the application. And mag-o-open to. Nakikita po yung screen ko? Sir Jerome, nakikita ba yung screen ko? Yes, sir. Ayan. So, yan yung makikita nyo sa ating application. So, ito yung tinatawag nating video editor start screen. Ayan. Na-open na po ba lahat? Thumbs up naman po kung nakapag-open tayo ng ating video editor. Sabay-sabay po natin siyang gagawin. Thank you, Ma'am Jessel, Sir Emzo, Ma'am Grace, Ma'am Ella, Ma'am Lynn, Ma'am Nimia. Ayan, nakapag-open na. Thumbs up po. Ayan, Ma'am Ivy. How about the others po? Ayan, thank you so much. So once we open the video editor, ayan, makikita natin yung editor start screen. Ito yung start screen natin. So gaya nga nung sabi ko kanina, di ba, naka-incorporate siya or bundled siya sa Photos application. So madali siyang ma-access kapag sinerch natin yung video or yung video editor. Pero yung long method niya, so we can search here in the start menu, the video editor mismo. Asan na yun? Ayan. Or yung photos. X ko lang to. Halimbawa, sa start menu, click ko siya. Tapos, i-click ko yung photos application. Ayan. Sa photos application, makikita mo dyan yung galleries mo or yung photos mo saved on your laptop or your OneDrive. Ayan. So, ito yung mga file na nakasave sa akin. And then, doon sa upper right, ayan, may mga tabs tayo. Sa dulo, sa pinakadulo, nandoon yung tabs for video editor. So once we click video editor, mapupunta tayo sa editor start screen. So yun yung paraan natin. How are we going to launch or how are we going to open our video editor? Okay, nakuha po. Next, let's now explore this start screen, no, or editor start screen. So first, we have the My New Project. Ayan. So ito, yung new project. Sa new project, pag click natin yan, automatic open yung window for the video editor interface na kung saan lalabas yung unang dialog box para ilagay natin yung file name natin na makikita nyo mamaya. The second one is My Projects or My Video Project. So dito makikita yung mga projects mo or yung video or file mo na video na ini-edit na hindi mo pa tapos or hindi mo pa nare-render. So, pwede mo siyang isort by recency. Ayan, sa right side, meron tayong sort by. Makikita natin newest, oldest, or alphabetical. So, depende sa gusto natin sa recency. Okay? Or sa sorting. And then, ito isa sa magandang feature nito. Meron tayong tinatawag na created for you. Na kung saan, si Windows Video Editor na mismo ang pipili ng files or ng clips. Yes po. Pwede man si Ma'am Jaisel po yata may concern. Ayun, turn off. Ayan. Na kung saan sa Created For You, si Windows po ay pipili, no, siya mismo ang pipili randomly ng mga photos or clips or videos na kung saan ito sasama-samahin niya at siyang maglalagay mismo ng themes or effects. So, eto yun. So, pwede mong gawin niya. So, pag-click mo yan, ma-open siya sa project, pwede mong makita yung preview or pwede mo siyang ma-preview kung paano yung ginawa ni Microsoft Video or Windows Editor. Ayan. Now, let's start with naming your video. Okay? Click natin yung new project. Sabay-sabay tayo mga kapatid, mga kamams, mga kapaps. Sabay-sabay natin i-click ang new video project. Ayan. So once na-click natin yung new video project, ito yung lalabas sa ating screen. So the what we call the video editing interface. Pero naka-hide yun dahil merong dialog box na kung saan ito yung name your video dialog box.
na kung saan ang default name niya is new video. So papangalanan natin siya base sa gusto nating pangalan. So kung ano yung i-edit natin yung video. Like for example, ang i-edit mong video ay LSTI, ang episode mo for arts. Halimbawa ako sa grade 9, arts 9, quarter 1, episode 1, Western Classical Arts and Tradition, or Western Classical Art Traditions. Ang haba, di ba? Pero pwede nyo pick sa independent sa inyo. Okay? And also, di ba may binigay ng sample kahapon na video si Sir Emzo or link na kung saan kailangan i-pre-download nyo na para magamit natin as part of sample of editing para sabay-sabay tayong gumagawa para at least hands-on tayo, automatic na gagawa natin siya ng sabay-sabay. So halimbawa, ang da-download ko dito or ang i-edit ko dito is painting of Ma'am She. And by the way, shout out kay Ma'am She. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pahintulot na magamit ang mga videos and pictures nyo doon sa nakaraang awards night natin. No, maraming salamat po sa video sample. Ayan, halimbawa, lalagay natin painting of Ma'am She. Ma'am She, halimbawa, yeah. Then just click OK. Pero kung ayaw nyo palang pangalanan, ayaw nyo siyang pangalanan, skip nyo lang. So, automatic ang nakalagay lang doon kung ano yung default name niya or default file name. But for now, I will rename it by Painting of Ma'am She. Ayan. And I will click OK. So, when you click OK, lalabas na yung overview of editing interface or the editing interface per se. Ayan. So, nahati siya sa iba't ibang part. Ayan. So we have the project library, okay? So sa project library, sabi dito, where video clips and photos filters are files that will be used in creating a video. So dito lahat makupunta yung mga raw files natin or raw videos and pictures natin. So yung mga gagamitin natin sa pag-edit, dito yon sa project library. And then we have the preview, ito, yung block na ito. So sa preview dito makikita yung mga videos and clips na nakalagay sa ating storyboard. Ito yung storyboard natin. And then we have the video controls na kung saan merong play button, fast forward, rewind, and meron din yung timeline or duration na pwede nating i-move forward, backward kung saan part ng duration ang gusto natin. Pwede rin natin siyang i-full screen if we want to. And then the next part of the interface is the storyboard. Ayan. Dito natin nilalagay yung ating tinatawag na mga file. Ayan, yung title card, yung photos and video clips na meron tayo dito sa project library. Okay? Pakisabi lang po kung mabilis po ako ha para po tawag dito na... Ayan, teka, open ko lang chat box. Baka kasi may question. Lipat ko lang sa screen. Ayan, pag wala daw created for you. So there's a possibility kung walang created for you, walang na-detect si Windows doon sa iyong photo gallery or photo library. Pwedeng ganun po. Okay. Hindi license ang Windows 10 ko, sorry po. Opo, wag niyo pong i-update yung hindi po license ha. Kasi may possibility na mag-crash po 'yan. Kasi ma-detect po 'yan ni Windows. Ayan, meron pa po bang question? Ayan, para at least tuloy-tuloy po tayo. Ayan, so wala naman ng question. Okay, go back on our interface. Again, we have the storyboard, we have the preview, we have the controls, and we have the storyboard. Now, we will going to import photos and video clips. So meron tayong dalawang paraan on how are we going to import photos and videos in our library. Okay, first is the long method. Meron tayo ditong tinatawag na add or plus button or icon. So once na click natin yan, merong lalabas na menus kung saan pwede nating ma-access yung mga file natin. If you still remember kahapon sa talk ni Sir Pagatpat, which is the PowerPoint, utilizing PowerPoint, meron din ganyan, di ba?
sa insert naman, no? So, pwedeng from these photos, from collection, and from the web. Again, pag from web, tulad kahapon na pinakita ni Sir Pagatpat, lalabas yung Bing na browser natin na kung saan pwede tayong mag-search ng gusto nating photos or videos na gusto nating i-import sa ating project. Ayan. So hindi naman, pero hindi tayo pipili muna diyan. So pinakita ko lang sa inyo. Then the other way is from your collections. So from your collections, ito yung sinasabi ko kanina. Yung mga naka-save sa ating Photos apps or sa ating OneDrive. If you notice, may timeline ako dito. May from year 2014 pa, 20 hanggang 20 hanggang recent. So ayoko nang pakita, baka meron kayong di makitang di maganda diyan. So nandiyan diyan 'yan, mga timeline ng mga photos ko. So pwede kong kumuha diyan. Pero for now, since alam ko naman yung file location ng kukuhanan kong photos and videos, i-click ko lang yung from this PC. Pag from this PC, you can access the different photos and videos na meron ka sa yung laptop or yung desktop mo. So ito yung kiklik natin. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. So ngayon, punta nyo doon sa file location kung saan naka-save yung dinownload yung mga to na sample videos and photos. Okay? Halimbawa kung yung photos and videos nyo nakalagay sa downloads, click nyo lang yung downloads dito. Okay? Kung saan file location. So sa aking file location, nasa download siya, video editing folder, and then sample files, video editing folder. So yun yung file location niya. And then click ko lang siya, and then click ko yung shift kung gusto ko, and then click yung pinakadulong file para ma-select all. Or just simply click Control A. Ayan. Pag click ko yung Control A, ma-select ko na lahat. Okay? Kung gusto ko siyang i-select lahat. So halimbawa, hanggang dito lang, i-Control Shift ko lang, hanggang dito lang muna yung kukunin kong video para mapakita ko sa inyo yung isang paraan pa or option, how are we going to add clips or files in our library. So ito muna ang apat, ha, i-open ko. Same thing din ang gawin nyo. Kunyari, yan din muna ang ipasok nyo. And then click lang natin yung open. Ayan, mag-a-adding files na siya. Ayan, automatic mag-a-add na siya dyan. Ayan. Next, if you notice, maliliit siya, di ba? Pwede nating palitan yan ng grid na tinatawag natin. So dito sa upper right ng project library, meron tayo dito, merong view medium, view small. So ako naka-view small, pag click ko yung view medium, ayan, malaki siya. So especially doon sa mga medyo malalabo ang mata, pwede nating gamitin tong medium view. Pero kung sa tingin yung 2020 naman kayo at nakikita nyo naman yung thumbnail, click lang natin yung small view or view small. Okay? Again, another way, iba pang paraan. Ayan. By click and drag na tinatawag natin. So punta lang ako sa file location, ayun yung file location ko. Nag-open ako ng folder, ha. Wala na wala ako. Am I still there? Ayan. Yes, sir, you're still there. Am I still here pala? Ayan. Nakikita ba yung folder na inopen ko? Ayan, ito. Yes po. Ayan. Wow, effects, sounds. Ayan. Thank you so much, sir. Ayan. Gusto kong ipasok tong Avila 23 na file. So, i-click ko lang siya and drag to the project library. So, click and drag up ang ginawa ko. So, para ma-import siya. Ayan. So, nung click and drag ko siya, na-import na siya ngayon doon sa ating project library. So, yun yung dalawang option or paraan para mag-insert or mag-add tayo ng ating file sa ating library. Okay, next. We are done with importing. Natapos na rin yung adjusting. Doon na tayo sa tinatawag nating editing proper. So, we will going to first add a title card. Add videos and photos to the storyboard. Edit the items in storyboard and trim. Video, split, add text, add motion, add 3D. Isa-isahin natin yung mga yan. So let's start with adding title card. Ayan.
So, dito tayo sa storyboard. Sa storyboard, sa ilalim, sa upper right ng storyboard, may mga menus dyan or actions na tinatawag. So, meron dyang add title card. So, pag-click natin yung add title card, mag-o-open yan. Ayan, madadagdagan tayo ng first clip doon sa ating storyboard. And kanina, kung napansin nyo, naka-hide to kanina, when we click or add title card, naging hindi na siya hide, no? Nagputi na siya instead of transparent a while ago. So, pwede nating ma-edit yan ng by adding the duration or haba nung title card. Pwede tayong maglagay ng text at maglagay ng background. Pwede rin natin siyang delete kung ayaw natin. And merong CMOR dito kung gusto natin i-remove all yung lahat ng nasa storyboard. Okay? So let's start by adding text. Pag-click natin tong add text, ayan, lalabas tong editor interface. Ayan, for text. Ayan. Sa right side, makikita nyo, meron ditong text box na kung saan pwede tayong maglagay kung ano yung ilalagay nating title. Okay? Halimbawa, yung title ng ating file name kanina. Painting of ano ba yon? Painting of Ma'am Shea, halimbawa. Ayan. Tapos, meron tayong tinatawag na animated text style. So, pwede tayong pumili dyan. Halimbawa, ang gamit mong account eh hindi yung DepEd NCR2. Kasi ang DepEd NCR2 premium yun eh, pwede nating magamit. Kapag hindi nang gamit, more basic lang, halimbawa yung sa akin yung Gmail ko na ginamit. Meron diyan kayong part na makikita na menu, part ng menu na may diamond sa upper left. Pag may diamond sa upper left, ibig sabihin premium yun. Kailangan yung repurchase yun. But sa case natin, since we are using DepEd NCR2 account, privilege tayo na magamit yung ibang mga premium na ino-offer ni Windows. Ayan. Halimbawa, pipili ako dito. Halimbawa, ang pipiliin ko ay Adventure. So may template siya for the Adventure. Ayan. So, pwede ko rin siyang palitan ng background. Okay? Kasi hindi siya parang tawag dito monotonous yung tingin, orange na orange. Pwede tayong pumili ng gusto natin ditong color palette. Kaya meron tayong color dito. Pwede rin tayong mag-custom ng color by clicking the plus icon. Pipili tayo ngayon ng kulay na gusto natin. Ayan, halimbawa. So, halimbawa, pili ako nito medyo green. Ayan. Then click ko lang OK, mababago na siya. Ayan. So pwede tayong magpalit ng background sa ating title card. Balik tayo sa text. Ayan. Meron tayo sa pinakailalim, meron tayong layout. So ayan yung title 1. Meron din tayong tinatawag na title 2. Ayan. Meron tayong top. Ayan. Merong bottom. Ayan. Sir Jerome, may top and bottom tayo rito na layout. Merong left at merong right, no? So sa gagawin nating project, halimbawa ang piliin lang muna natin type title 2. Ayan. And then dito may makikita niyo yung duration. Ito, pwede niyo i-edit 'yan sa haba o igse ng duration. So pag preview natin, makikita natin may kasama siyang animation. At ayaw. Teka, naglalag. Ba't nawala ang animation? Dapat may animation siya. Ayan. Ayan. Makikita niyo yung animation. 3 seconds. Ayan. Nakita po ba? Napipreview po ba yung animation? Yes. Ayan. Thank you so much, sir. Once natapos natin i-edit yun, just click done. Ayan. Makikita natin siya. Pag-play natin, ayan, mapipreview. 3 seconds lang siya. Paano gusto kong gawing 5 seconds? Click lang natin yung duration. Edit natin. Meron dyang default 1, 2, 5, 7 or pwede nating palitan dito sa gusto natin. Halimbawa, 5 seconds lang. And then, i-play ko. If you notice, yung duration niya nasa 3 seconds pa rin yung animation. Teka. Ayan. Pero yung duration niya, nawala. Di ba? May duration siya mahaba pero after 3 seconds, nawala. So, i-edit ngayon natin siya sa text. Ayan, kasi medyo may duration tayo dito eh. So, i-click lang natin to using our cursor.
sagad natin sa 5 para kapag nag-play siya, ang duration pa rin niya is 5 seconds na naka-display yung ating text. Ayun. Nakuha po ba? May question po tayo? Mukhang wala naman, no? If you have question po, message lang po sa ating chat box sa Zoom. Sa Team WG, i-private message nyo po ako para makita ko. Ayan, doon po tayo sa chat box natin sa Zoom mag-message. Huwag sa Messenger. Hindi ko makikita. Ayan. Next, we are done with adding the title. Let's now proceed to adding the videos and photos on our project library to our storyboard. Ayan. Meron tayong dalawang paraan din dito. First is by click and drag. Ayan, click and drag. If you notice, pag nakita nyo ganyan, pag klinik nyo lumaki na, ay sorry, na-select na. Ayan, pag klinik nyo at drinag nyo, lalaki siya. Ibig sabihin, pwede nyo na siyang i-transfer sa ating storyboard. Ayan. And then, i-release lang natin yung hold sa left control click ng mouse. And ma-add na siya sa ating storyboard. Ayan. Other way is example is by selecting, ayan, selecting the videos that we want. Halimbawa yan, tsaka to. And then, sa upper right ng project library, click-click lang natin yung place in storyboard. Ayan. So once we click place in storyboard, madadagdag na siya. So what if itong pangatlo na to hindi ko nalagay? Gusto kong malagay siya dito sa pangatlo. Pwede pa rin. No? I-drag lang natin siya at ilagay natin siya dito. Again, kahit nasa storyboard na siya, pwede pa rin natin siyang i-drag sa place na gusto natin para alam natin yung pagkakasunod-sunod ng ating files. Okay? And then the last one, meron pa tayo rito. Ayan, nakapag-add na tayo ng ating photos and videos sa ating storyboard. Okay? May question po ba? Ayan, may question daw si Ma'am Aspe. Paano po tanggalin yung audio sa video ko? Ayan. Sige, idagdag na natin. Halimbawa, ito. Sa storyboard, ayan, nakikita nyo, sa bawat clip or videos, meron dyang duration at meron tayong volume icon. Halimbawa, gusto nating tanggalin yung volume dito. I-drag down lang natin yung volume control para mawala na yung audio. Ayan to. Ganun po, Ma'am Cynthia, para po matanggal natin yung audio sa video clip na gusto natin. Okay? Then later, papakita ko yun sa inyo kung paano magdagdag ng background music or additional audio or dubbing. Kung gusto nyo maglagay ng dub nyo, di ba may mga voiceover tayo, halimbawa, kung gusto nyo, pwede rin tayong maglagay. Gagawin natin siya as we proceed further in our discussion. Okay? Thank you so much po, Ma'am. Sana po nasagot ang question. Ayan. Wala pong ano man, Ma'am Cynthia. Ayan. Next. Let's now proceed on. Saan na tayo? Nakatingala ako kasi meron akong tawag dito. Enumeration ang gagawin natin. Ayan. So sabi rito, the time on the lower left of each item represent the length or duration of the item. Nasabi ko na yan. Ito yung sa lower left. Ayan. May duration siya. Kung ilang segundo o ilang minuto. Ayan, malalaman natin. And then sa ating control din, makikita natin yung duration, gano'n siya kahaba. Kung nasan na yung cursor natin for the duration, malalaman din natin. Ayan. Typically, parang sa video, no? Yun siya. Next, trimming na tayo. Ayan. So if you notice, kapag nag-click ako ng file dito, iba yung menu niya sa title card, tsaka sa video clip or sa photo clip. Okay? So, iba yung menu niya or actions. So, dito, automatic makikita natin yung mga actions dito. So, we can add title, we can trim, we can split text, isa-isay natin lahat yan. Pwede rin natin siyang ma-access by right-clicking on our mouse doon sa video clip. So, pag ni-right-click natin kung ano yung option dyan sa upper right, makikita rin natin dito. Ayan. So kung familiar kayo sa control X, control V, control Z, pwede nyo gamitin dito yon. So undo, cut, and paste, pwede nyo magamit din dito. Yung shortcut keys na yon. Ayan. So let's start with trim. Click lang natin yung trim na
action. So pupunta tayo ulit sa editor window. Ayan. So editor window, makikita nyo sa ilalim, meron siyang tinatawag na beginning and end of trim. Yung parang cursor dito sa ilalim. So, pwede natin i-move yan kung saan tayo mag-start. Halimbawa, mag-start ko dito sa part na to. Ayan. Sa 3.50 seconds, halimbawa. Tapos, ang end, gusto ko maigsi lang. Gusto ko para mabilis tayo mag-render mamaya. Hanggang, halimbawa, 5 seconds lang. Hanggang 5.13, halimbawa. Ayan. Halimbawa, ganyan lang. Ayan. 5 seconds lang gusto kong makuwang part dito. Yan lang gusto ko. So, pwede ko na yung i-click done. Pag click done ko, automatic, yung video from 8 seconds magiging 5 seconds. Kanina, 18 seconds yata, yung magiging 5 seconds. Ayan. If you notice, makikita nyo, nagbago yung duration niya dito. Naging 5 seconds na lang siya. Ayan. Ayan po. Nagawa po ba? Thumbs up po kung nagawa natin kung paano mag-trim. So we can proceed on our next part of the editing. Ayan, thank you Ma'am Ella for the response, Sir Emzo. Ayan, para kasi ang hirap parang ano eh. Hindi ko rin nakikita yung ginagawa natin. Ayan, Sir Emzo, Ma'am Ella, about the others po, nagawa po ba? Ayan, si Ma'am Mary Ann, Sir Renato, thank you so much po. So let's now proceed, Ma'am Jessa, thank you. Nag-heart si Ma'am Lauren, si Ma'am Cobilia, Sir Cobilia, thank you so much. Ma'am Rina, thank you. So let's now proceed on splitting. So split. So click lang natin, halimbawa dito sa pangalawang slide, ay sa pangalawang video clip. Ayan, itong 1 minute and 26 seconds. So click lang natin yung split. Ayan. Makikita nyo dyan sa split, merong clip 1, clip 2. Pag itong stick na to or yung cursor na to, minove natin, makikita mo yung pagkakahati nung clip 1 sa clip 2. Ayan. So yung light brown or cream ba yan, tsaka dark brown. So ibig sabihin, it represent the two videos. So yung one video mahahati sa dalawa. Okay? Halimbawa, gusto ko siyang hatiin between, ayan, dito, sa 42 seconds. Halimbawa, ayan, gusto ko siyang hatiin dyan. So, click lang natin yung done. Okay? Laging click done na kasi pag hindi natin yung clinic done at nag-exit lang tayo, hindi siya ma-edit or masisave. So, just click done. And, nahati na siya. Isang, yung 1 minute 26 seconds natin, nahati sa dalawang clip. We have 42 seconds and 43 seconds. And then, kahit na split na natin siya, pwede pa rin natin siyang itrim. So, halimbawa, ito yung copy one or yung first na split natin, itrim natin. 5 seconds lang din, halimbawa, para mabilis nating matapos or ma-render for the sake of tutorial lang naman to. Ayan. So, yung nakikita nyong orange sa gitna, ayun yung duration from the beginning and to end of the clip. Yung 873 seconds. Ayan yung duration or haba nung trinim nating clip. For example, ito 5 seconds lang. Gawin ko. Ayan, 5 seconds 16. 5 seconds by 16 milliseconds ba tawag doon? Ayan. Anyway, just click done. Ayan, nagbago siya ulit. Same din dito. Trim ko rin siya para maigsi. Sa gitna rin ako magkumuha. Ayan. Okay lang kung sa dulo lang ang itrim nyo, ha? Walang problema dun. Kahit hindi nyo galawin yung una kung essential naman yun. So, nasa inyo po kung anong part yung ititira nyo. Okay? Kayo po bahala. Ayan. And then, just click done. Ayan. So, meron na tayong 5, 10, 15, 20 seconds. Something na video clip. Plus to. Okay? So we are done with the splitting videos. Next is adding text on storyboard. Halimbawa dito, gusto nating na lagyan to dito ng text. Just click add text. Ayan. Pag-click natin siya, kung ano yung kaninang ginawa natin sa title, adding title, okay, or title card, ganun din dito. Okay, so halimbawa, lagyan natin anuman ang sitwasyon, ang sitwasyon
tuloy ang edukasyon. Limbawa lang naman. Ayan. Tapos, pwede kang pumili rito. Limbawa, pipiliin ko classic. Tapos, lalagay ko siya sa bottom. Ayan. Tapos, ang duration niya ay 3 seconds ba yan? Ayan. So, pag plinay natin siya, limbawa, from here mag-start. Ayan, dito tayo. Ayan, pag plinay natin, ayan, makikita pa rin. Ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. So, pwede tayong mag-add ng text, no? Sa ating clip. So, if you notice, di ba may volume, may electric pan. Again, tulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo siyang alisin by clicking the volume icon. Ayan, or double-click nyo lang para ma-mute siya automatic. Ayan, pag dinouble-click automatic, ma-mute siya. Ayan. Ayan. Para di marinig yung sinasabi ni Ma'am She. Ayan. So, ayan po. Pwede natin siyang i-mute. Ayan. Tapos na tayo doon sa adding text. Let's now proceed on the adding motion. Ayan. Click-click ko itong ano, picture para mas ma-emphasize, makita, para hindi gumagalaw. Pag-click natin yung motion na action, pupunta ulit tayo sa editing window and may menus tayo ng iba't ibang paglalagay ng motion. Ayan. So, piliin natin halimbawa itong zoom out. So, pag piliin natin siya, ayan, makikita natin na nag-zoom out or zoom in, halimbawa center, zoom in center. Ayan, makikita natin siya nag-zoom. Ayan, then just click done. Tapos dito sa ilalim, di ba may makikita kayong duration? Pwede nyo rin i-click yun at pumili ng duration na gusto nyo. Halimbawa, 5 seconds ang duration na gusto nyo. Pwede. Okay? So, halimbawa, pag-linay natin siya. So, yun pa rin. Sa 5 seconds, gumagana pa rin yung zoom effect. Okay? Or yung motion effect. Okay? The other one is, trim ko lang to para maiksi. Para mamaya pag nag-render tayo. Okay? Ayan, ganyan natin 6 seconds. Ayan. The other one, aside from adding motion, is adding 3D effects. So, halimbawa dito, mag-add tayo rito ng 3D effects. So, click lang natin yung 3D effect. Ayan. So, sa left side or sa right side, laging ganun naman yung interface niya, kaya madali siya, user-friendly siya. Makikita natin yung iba't ibang effects. Meron din tayong 3D library na pwede tayong pumili ng menus natin na gusto natin and pwede rin tayong mag-search. So, but for now, pipili lang muna ako effects. Halimbawa ito, yung News 24/7, halimbawa. Ayan. If you notice, meron siyang mga cursor dito, cursor ba tawag dyan? Or navigator na pwede nating galawin to rotate. Ayan, pwedeng may rotate siya. Pwede rin to, di ba? Rotate down, rotate up if you want to. And then ito rin, rotate left, rotate right. And then pwede rin natin siyang lakihan o liitan. Okay? Sa gusto natin. Halimbawa yan, ganyan lang kalaki. Ayan, tapos dyan, lagay natin dito. Halimbawa. And then meron tayong volume. May tunog kasi yan. Pwede nating i-mute lang or i-zero or pwedeng i-incorporate natin yung sound. And then may duration din dito sa gusto nating haba. Ayan. Or kung saan gusto nating magsimula siya. So halimbawa, ayan, di ba? Gusto nating lumabas siya after ng anuman ng sitwasyon. Tuloy ang edukasyon. Ayan. Dito sa bandang gitna na to. Ayan. Pag nakalabas na. Ayan. So, pag plinay natin siya from the beginning, at the middle, lalabas yun. Ayan. So, pwede tayong mag-interpret ng effects, no? 3D effects or 3D sa ating video or clip. So, just click done kapag okay na. Ayan. Okay. Next is the filter. So, eh, di ba ito, lalo na sa Instagram, ginagamit natin siya. Parang ganun lang din. Dito tayo sa pangsunod na clip. Nabawa, filter. Ayan, meron din tayong mga options or menus. So, we have pearl. Ayan, nakikita nyo nagbabagay yung kulay or yung filter. Black and white or inky.
energy, love, ayan, arcade, pixels, adventure. So, depende sa gusto nyo kung lalagyan nyo. Okay? Ayan. Halimbawa, ito, pinili ko. Just click done. Ayan. So, may filter na siya. And then, ito rin maganda rin to, yung speed. Halimbawa, ito 29 seconds na, di ba? So, medyo matagal. Ang gusto natin, parang time-lapse. Mapabibilisin natin siya. Okay? So, depende sa gusto natin, pabibilisin or pababagalin. So, dito papasok yung speed na menu. Ayan, pag-click natin yung speed na menu, may lalabas na dialog box dito. Merong slow, normal, fast. So, halimbawa, gusto ko siyang pabilisin. Parang time-lapse ang effect natin. So, i-adjust ko lang tong cursor na to or yung parang pinakatawag dito, bar, ng halimbawa four times. Ayan. So, pag pre-review ko siya, tingnan natin. If you notice, yung time niya or yung duration niya, naging 7.5 seconds. So, ibig sabihin, umiksi kasi bumilis siya. So, tinimelapse natin. Yan. Teka. Sorry. Ayan. Halimbawa yan, nandiyan tayong simula. Going to the next video clip. Ayan. If you notice, bumilis, parang nag-timelapse. No? So magandang effect siya lalo na kapag nagpapagawa tayo ng project, no? 'Di ba yung 'di ba tayo pag nagagawa ng art project. So pwede nating i-time-lapse so we can use the speed para mabago natin yung bilis o bagal nung ating video clip. Ayan. Nakakasama ko pa po ba kayo, mga ma'am, sir? Ayan, baka mamaya kasi nawala ako. Sir, you're still here with us. Ayan, thank you so much. Nakakaba kasi, kinakabahan ako sa aking internet. Baka mamaya daldal ako ng daldal na wala na internet ko. Thank you po, Sir Jerome. Ayan, next tayo is the... ito. The remove or show the black bars. If you notice, di ba, square siya. Meron siyang black bars sa gilid, sa left and right. Yung iba naman minsan sa taas at sa baba, no? Gusto nating ma-remove 'yon. So dito papasok 'to, yung remove or show black bars. So merong shrink to fit para magkasya as a whole, pwedeng remove black bar. So ang gagawin niya, ire-resize niya 'yan at i-fit mismo yung picture doon sa screen. Ayan, ganyan ang magiging itsura niya kapag tinanggal natin yung black bar. So yun yung isang action na meron tayong remove or show the black bars. So pag plinay natin siya, halimbawa, nandoon pa rin yung effect ng ano, ng motion. Halimbawa yan. Ayan. So ayan pa rin siya. Ayan. And then also, pwede rin nating i-rotate, di ba? Minsan nagre-record tayo ng video, akala natin naka-landscape siya, yung pala, naka-portrait. So, nakatagilid na ganun. So, pwede nating ma-rotate dito by clicking this action. So, pwede i-rotate nating yan. Rotate right, rotate right, rotate right, rotate right. So, pwede nating i-rotate ang ating video. So, halimbawa, meron tayong nasamang video dito, pwede nating i-delete. Okay? If you want to. And then, some more actions ang nakalagay dyan, remove all. Yan. Halimbawa, nagkamali ka. Meron dyang, i-right click mo lang. Pwede nating i-cut, pwede nating i-copy. Okay? And then, pwede rin nating control Z or i-undo yung action na ginawa natin. Sa taas, meron naman din kayo makikita dyan. May redo, undo na icon. Ayan, may undo, may redo. Kung meron tayong step na or ginawang action na mali, so pwede nating mabago yun. We are open for mistakes, you know. Ayan. Next is, yung copy-paste ha. Yung halimbawa, sabi ko nga cut, control X. Gusto nating i-paste, control V. Ayan. Remove lang natin. Ayan yung copy-paste po ha. Ayan. And then, adding background music na tayo. Ayan, matatapos na tayo. Ayan. So, adding background music, kaya pag-click natin sa upper right ng ating preview icon or mismong editing interface, makikita natin yung background music icon. Ayan. So, pag-click natin yan, may lalabas na select background music dialog box na kung saan merong mga default music na pwedeng pagpilian na wala tong copyright na exclusively kay Windows. So, pwede rin natin siyang ma-preview by clicking the play button.
sounds po ba? May sound, Sir Jerome? Yes po. Ayan. Also, pwede rin nating i-sync mismo. Pag click natin sync your video to the music beat, automatic si movie maker or movie editor, video editor, ang maglalapat ng music mismo doon sa video. Okay? Para mag-timing siya. Pwede yun. And then, pwede rin nating i-volume up or i-volume down yung music, lalo na halimbawa kung merong part na nagsasalita. Diba, kadalasan ginagawa natin kapag nagla-livestream tayo, we put background videos para hindi masyadong boring, diba? Pero ang ginagawa natin, mahina lang. So, pwede nating volume ng mas mababa para, tawag dito, para maririnig pa rin kapag nagsasalita tayo or nagkakaroon tayo ng voiceover. So, cancel ko muna to. Dito tayo sa custom audio. Pipili tayo ng audio. Halimbawa kasi meron tayong gusto nating music talaga. So, click lang natin yung custom audio. Ayan. Lalabas yung editing video. If you notice, ang lumabas dito sa editing window, yung slide na or yung part na yung photos. Ibig sabihin, kapag nag-insert ka ng audio, dyan malalaglag yun. Ang gusto mo, sa pinakauna, o balik tayo, dito sa simula na to, i-click mo to. Okay? Kung saan part mo siya i-insert. Okay? Pero halimbawa, gusto mo buong story or yung buong video kabuuan ang gusto mong lagyan, pwede natin siyang i-adjust. So, ganito yon. So, again, click natin yung custom audio. And then sa right side, meron tayong tinatawag na add audio file. Click lang natin. Ayan. And then pili ka doon sa laptop mo, sa file location kung saan ka kukuha ng iyong music or background audio. In my case, sa aking sample files video na nasa downloads, ang gagamitin ko, which is the royalty-free inspiring music. Click ko lang yon and then I will click open. Ayan. If you notice, nandoon na siya sa buong slide. Or buong slide tuloy. Buong tawag dito, buong video mismo. From 0 seconds up to 39 seconds. So, pwede nating i-move yan. Ayan. Sa gusto nating posisyon. Kung saan siya magsisimula or kung saan siya magtatapos. Okay? So, gusto ko all throughout. Nagpi-play siya. Pero, babawasan ko konti yung sound. Dito sa kanyang file, ayan sa gilid, meron tayong preview, meron tayong volume control. So, pwede nating ilagyan ng fade in at fade out para maganda yung pagpasok at pag-exit ng ating music. Check lang natin kung gusto nating may fade in at fade out. And then, pwede nating bawasan ng volume if we want to, lalo na kung may part na nagsasalita, no? Halimbawa, ganyan lang, gawin kong 50. Ayan. And also, gusto kong maglagay ng halimbawa ng... Ay, sorry. Oh, if you notice, pag clinic kong back, hindi ko clinic yung done. Ayan, may lalabas na dialog box. Your changes won't be saved. So sabi ko nga kanina, kailangan i-click natin yung done para magawa natin yung changes or yung edit na ginagawa natin sa ating file. Cancel ko lang and I will click done. Okay, once we preview, may music na siya. Ayan, di ba? Ayan. Now, gusto kong maglagay ng additional audio. Halimbawa, voice recording. Custom audio lang uli. Add audio file lang ako uli. Halimbawa, gusto ko yung maglagay ng wow effect. Click open lang. Ayan. If you notice, kung saan part ako ng slide, ng clip, nag-open, dun siya lumabas. So, pero pwede natin siyang i-adjust. Halimbawa, sa part na gusto natin, ay hindi, halimbawa dito natin sa ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Halimbawa dito natin gustong ilagay. Saan na ba yun? Ayan. Halimbawa dyan natin gustong ilagay. So click lang natin to, drag lang natin. Ayan, pag preview natin, wow! Meron na siya. And then just click done. So kung gusto niyo lang ulit magdagdag, halimbawa sa last part, ganun lang lagi ang proseso.
click the add audio, and then add audio file. Alam ba, may yehey. Click ko yung yehey. Ayan, sa last part, makikita. Ayan, sagad na siya. And then click done. So pag preview natin siya, halimbawa, so we can also add our voice recording dito sa ating tawag dito sa ating video editor. Ayan. Now, how are we going to finish or render our video? So ito na yung exporting. Ayan. Diba, hindi ko nagamit ng slide ko. Ayan, exporting video. Sabi rito, click finish video on the upper right of the window, then click finish your video dialog. Ay, finish your video dialog box will pop up. And then dun sa dialog box na yun, pwede tayong pumili ng desired quality or resolution. It can be high, medium, or low. If you notice, wala dyan yung Ultra HD, no, or yung 4K. Kasi, ewan ko kung bakit hindi nilagay ni Microsoft. Pero okay din naman yung 1080. Ito yung madalas natin ginagamit sa ating live streaming, no? Kasi kapag 4K naman, masyadong mataas na yung makukuha niyang memory, no? Magiging lalaki yung file na, lalaki yung size ng file natin. Okay? And then there is a tendency na baka maglag siya kapag ni-live natin siya. Kaya okay na rin sa 1080. Pina resolution. Ayan. Depende sa size na gusto natin. Then click export. Lalabas yung dialog box kung saan natin pwedeng i-save yung video or i-render yung video. Then click export. So kapag natapos siyang mag-export or mag-render automatic, lalabas yung preview ng finished product ng video natin. Gawin natin. Ayan. So we have 39 seconds, kaya iniksian ko lang para mabilis tayong mag-render. So again, kiklik lang natin yung finish video sa upper right ng ating editing interface. Click lang natin yan. Ayan, lalabas yung finish your video dialog box at pipili tayo dyan ng option na gusto natin. So gagawin natin high quality para maganda yung quality ng ating video. And then just click export. Pag click natin yung export, lalabas yung file location kung saan natin siya isa-save. On my case, lalagay ko siya or isa-save ko siya sa downloads at sa my video editing talk na folder ko. And then pwede rin natin rename yung file name na gusto natin. And then just click export. Ayan. Mag-click natin yung export, lalabas yung exporting dialog box. Diyan makikita nyo yung update or progress ng pagre-render or pag-i-export ng video. Ayan. Hintayin natin matapos. Ayan. Konti na lang. Mabilis lang yan kasi 39 seconds lang ang ginawa natin. Ayan na. 10, 9, 8. Konti na lang. Ayan na. And then automatic magpe-preview siya. So, ayan siya. Lakihan ko lang. Preview natin, ha? Ito yung product ng ginawa natin. Ayan, and that is the finished product of our video editing. Ayan, may question po ba? Ayan, may question pala dito. Sorry, tuloy-tuloy ako. Paano po i-resize yung text? Okay, actually wala siyang resizing of text if you notice. Dito ba yun sa anumang sitwasyon? Ayan, wala po siyang size. Default siya. No, parang sa Windows Movie Maker natin, so pipili lang tayo kung saan part natin siya isisiksik. No? Kasi tingnan nyo, hindi siya nagagalaw. Ayun, hindi po siya nare-resize. No? That is one of the limitation of using this Windows Movie Maker. Pero kasi, kaya ito yung pinili ko. Ito yung pinaka mabilis ma-access. And aside from that, ang gagawin lang naman natin more on editing is splitting
cutting, trimming, at pagdudugtong lang ng video. Kasi nagawa na natin siya or na-record na natin siya sa ating OBS eh. So this is the last part of the process para makuha na natin yung end product na ginawa natin from script writing, from PowerPoint presentation, from OBS recording up to editing. Okay po. And then, meron pang question dito. Asa na yun? Teka. Paano po ma-resize yung text? Okay na yun. Old video. May question po si Sir Mark. Anong question ni Sir Mark? Ano yung in all videos po siya? In all videos po siya. Ano yun? Sir Mark, ano yung in all videos po siya? Sir, pwede po mag-overlay. Ay, hindi po tayo pwedeng mag-overlay dito, no? Unlike the other video application, like for example, yung aking Vegas Pro. So, hindi tayo pwedeng mag-overlay dito, no? Yung halimbawa, may text, may video ng tao, may video ng PowerPoint, yeah, may video ng picture, hindi natin siya magagawa rito. Kasi nga ito ang pinili ko kasi ang main purpose or objective natin is just to connect, no, or pagsamasamahin or combine the raw videos that we recorded in our OBS studio. Kasi sa OBS studio, pag nag-record tayo, di ba, nandun na siya lahat. Andun na yung presentation mo, nagsasalita ka na okay na lahat, buo na. So ang nangyayari kasi ang ginagawa natin doon, hindi natin siya natatapos ng buo kasi nagkakamali tayo. Kaya ang ginagawa natin, kinakat natin yung recording at magre-resume tayo afterwards. So doon papasok yung trimming, splitting ng videos natin. And also isa rin sa hinahanap ko rito sa video editor na to is the transition. No? If you notice, wala siyang transition. Dire-diretso siya from first clip to the next clip and so on. Okay? Ano pa ang question? Kapatid, das mo na lang din kung ayan. Sa mga gumagamit po pala ng Mac OS, meron tayong ang counterpart niya is the iMovie. So yung iMovie po is a counterpart of video editor ng Windows na pwede nyo ring magamit. Okay, maganda rin yung features noon at ang expert po sa paggamit ng iMovie is si Sir Justin at saka si Sir Alvin. So kung kayo ay Mac user, pwede nyo pong tanungin si Sir Alvin at si Sir Justin para po doon. Ayan, another question. Pwede po ba dyan mismo mag-voice over? Wala po siyang record audio. Wala po. Pero sa ating laptop, meron tayong voice recorder. Ayan ha, may voice recorder po tayo sa ating laptop. Pwede po nating gamitin 'yon. Okay? Pwede po tayong mag-voice recorder sa ating laptop. Okay? Tsaka na lang natin i-insert. Okay? Another question. Okay. Again, sabi ko nga, basic video editor lang to, no? Na kung saan pwede nating ma-access. Kasi tulad kanina, di ba, ang naging problem sa OBS is hindi lahat kaya ng computer. Hindi lahat kaya ng laptop. Kaya pumili ako na kung saan hindi mo na kailangang i-download, na hindi na magdadagdag ng space sa yung laptop, no? Lalo na kung mababa ang yung RAM at wala kang SSD. Talagang nganga yung laptop natin. Kasi ako nung hindi ko pa nilalagyan to ng SSD at di pa ako nagdagdag ng RAM, gumagamit ako ng Vegas, hindi smooth ang paggamit. There's a tendency na naglalag pa rin siya. No? So yun yung disadvantage kapag gumagamit tayo ng mga video editor tapos yung specification ng ating laptops or desktop ay mababa. So mahihirapan din tayong mag-edit. Hindi rin natin mai-utilize ng maayos yung video editor. So I came up to this kind of video editor po. Next question. Ayan, pwede po ba dyan mismo? Ayan. Sa sounds, yung old videos. Ano yung sa sounds? Ayan nga, gaya ng sabi ko sa sounds sa old videos, di ba meron tayo, pwede natin ilipat from beginning to end, depende sa part na gusto natin lang siyang lagay. Okay, so yun po. Alam ko na sagot na ito. Okay na po yung sound, sabi ni Sir Mark. Thank you so much, Sir Mark. What if po maikli ang music na pili? Pwede po ba siya mag-play loop? Check natin, ha? Okay, let's see.
Ayan, ito. Tingnan natin kung may option siya. So, wala siyang option for looping. Okay? Wala siyang option for looping. Okay? Wala. Okay? Pero ang suggestion ko, if you want to loop it, okay? If you have a tawag dito, kasi ako ang ginagawa ko, kapag naglo-loop ako, kasi ang gamit ko kasi Vegas talaga, so pwede akong mag-loop doon, no? Or, hindi ko lang alam, ha, kapag in-extend mo ng hindi. Kasi tulad kanina, nung in-extend natin tong Yehey effect, hindi naman siya nag-loop, eh. Tulad nito, extend natin. Hindi na siya nag-extend, no? Kung saan lang talaga yung end niya. Okay? So, pwedeng maging suggestion dyan, gagamit tayo ng third party, no? Tulad ko, halimbawa, sa pag-i-edit ng audio naman, I use Audacity, this one. Kung gusto natin ng ano, etong Audacity, kaya hindi maglalag yung laptop nyo rito. Maliit lang naman yung sinasakop nito. So Audacity, pwede tayong mag-edit ng audio natin. Pwede nating pagandahin ng boses natin if you want to. May mga effects yan. So pwede rito. Pagdugtong-dugtongin na lang natin siya kung gusto natin ng mahaba. Since walang loop ang ating tinatawag na video editor. Okay? Hello, sir. Yes po, Sir Mark. Yung sinabi po ni ma'am, yung sa loop regarding sa sounds, so kamukha yes, po niya na Yehey. Pwede po ba dyan, sir, na maraming Yehey effects para kung sakaling alalagdagan sa looping? Yes, sir. Para kung sakaling sa looping, pagsamasamahin na lang siya. Try natin itong i-add natin uli yung Yehey, ha? Ayan, open. Ayan, pwede. Dadagdag ka uli ng isa pang Yehey. O, so ganun din ang gagawin natin doon. Halimbawa, kung kahit hindi tayo gumamit ng ibang video editor. Halimbawa, yung Yehey, di ba? Dalawang Yehey. Sorry po. Ayan, pwede. Ayan. Ang gagawin natin, i-insert lang uli natin yung audio file. Si Tiny ang ingay. Nakakita ng pusa. Sorry. Ayan. So, add lang tayo uli ng audio file. So, hindi na natin yung sinasabi kaninang ilulook, pwede natin palang gawin. So, insert lang natin yung audio file ng paulit-ulit. Tapos, pagdugtungin lang natin, pwede na siyang maloop. Ayan. Ayan. Thank you, Sir Mark. Ayan, nasagot sana yung tanong. What if po may... Okay na yan. Maganda po siya. Ayan. Yun ang Yehey ni Tiny. Ayan, Sir Emso. Yun ang Yehey ni Tiny. May sorbetero pa yata. Ayan po. May question pa po. Ayan, wala pong ano man, Ma'am Ella. Baka po may question pa. Sana po nakatulong. As of the moment, Sir Cliff, we don't have any questions available at the chat box. So I guess they are satisfied. And Sir Renato commented, maganda po siya. So I hope that it will be very useful for our live streaming teachers. And thank you so much, Sir Cliff, for a very informative talk. I-end ko muna. I-end ko muna. Sure. Thank you so much. And to end this workshop or my discussion, I would leave you a quote of Albert Einstein, which is, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Just keep on trying. Don't be afraid na magkamali tayo. No? So sa pagkakamali nga natin, sabi kanina ni Sir Phil tsaka ni Sir Justin, ay natututo tayo. Keep exploring, keep discovering, at ayan yung magiging susi para mas lalo tayong matuto at lumawak ang ating kaalaman. And for that, once again, maraming salamat po at mapagpalang umaga sa ating lahat.